Naabutan ng CLTV News Team ang paghahakot ng ilang empleyado ng Commission on Election o COMELEC sa ilang computer records at mga dokumento ng ahensya palabas ng Mabalacat City Hall. Ayon kay Election Officer 2 Zenzen Uy Jeronimo, panibagong pag-iingat ang kanilang gustong gawin, lalo't hindi lamang may ilang empleyado ng City Hall ang tinamaan ng COVID-19. Kasama na rito si Mayor Crisostomo Garbo. Paraan na rin umano ito upang makabawa sa taong may business transaction na labas-pasok sa kulub na bahagi ng gusali ng City Hall. Para po maiwasan din po yung transmission ng virus ng COVID-19 kasi po nagsasama po kasi yung sa treasurer's office at saka po yung sa assessor. Tapos pag na rin po yung magpaparegister sa amin, sama-sama na po sila dito. So nagkakaroon po siya ng pagdidikit-dikit. So yung social distancing, hindi po natin siya nasusunod. Well-ventilated o daanan ng hangin sa bagong lokasyon ng COMELEC sa Mabalacat. Hindi ito kalayuan sa City Hall at maaari umanong ang mga nakapila para magparehistro ay nasa garden o parke ng mall na isang open space. Ngayon po, baka po next week, mag-start na po kami. Doon na po kami sa may Great Mall, doon po sa tabi ng court, doon po sa may likod po ng 7-Eleven. Mula alas 8 hanggang alas 3 lamang ng hapon, Lunes hanggang Huwebes, ang business transaction ng COMELEC. Limitado pa rin sa 80 hanggang 100 transaksyon sa kada araw ang kaya nilang maiproseso para sa voters registration ng lungsod. 15,000 ang target sana umano nila na newly registered voters sa Mabalacat hanggang bago magsara ang registration sa darating na Setyembre. Sa pagpasok umano ng taon, hindi naman nangulelat ang bilang ng mga nagparehistro sa syudad. Naka 3,000 mahigit na po kami. So most probably po kung hanggang September yan, baka umabot po kami siguro mga 15,000. Samantala, sa hiwalay na panayam ng CLTV News Team kay Mabalacat City Administrator Attorney Emmanuel Ignacio, ang panibagong health security measure sa gusali ng City Hall ay kanilang mahigpit na binabantayan dahil sa mabilis na local transmission na nangyayari sa kada departamento ng lokal na pamahalaan. Nakababahala rin umano ang pangyayari na may mga empleyado sa 16 na departamento ang nagpositibo sa rapid test na isinagawa ng City Health Office. 24 ang bilang ng mga nakumpirmang positibo sa COVID-19 matapos isagawa ang RT-PCR swab test sa higit 463 simula noong March 3. Starting March 3, ang siyudad po ng Mabalacat through the guidance sa Power City Mayor Crisostomo Garbo, nag-start na po kami ng rapid antigen test. Yun po yung ginagamit sa ilong. And we have already swabbed 16 departments as of today. Doon sa 16 department po yun, nakita namin may mga asymptomatic na mga employees na later on nag-positive din sa rapid test PCR. Sinabi ni Ignacio na anticipated o inaasahan na rin nila ang senaryo ng COMELEC office na tuwing malapit ang deadline ng rehistro ay saka dadagsa ang tao. Nakita namin unang-una napakaliit po ng opisina ng COMELEC at dahil magkakaroon na po tayo ng election next year, this year will be the filing of certificate of candidacy. Aside from that, meron tayong mga registration. Ninais po ng ating city mayor na ilipat nuna yung ating pong COMELEC office to much bigger office. Yung opisina po nila is 4 times bigger than doon po sa opisina nila. Second, siyempre meron yung health issue dito. Ayon kay Administrator Ignacio, mahigpit na ipinatutupad sa City Hall ang hindi pagkain ng sabay-sabay sa oras ng mga empleyado. Isa rin kasi umano ito sa nakikita nilang mabilis na hawaan o local transmission sa workplace ng kada departamento. Nito lamang April 5, 2021, nasa 25 ang dumagdag na bagong kaso ng COVID-19 sa Mabalacat City. Pumalo na sa 290 ang active case ng lungsod sa higit 1,000 at 509 na po na nagpositibo. Paolo G. Santos, CLTV News.